What is up, guys? Welcome back to another vlog. Today we're actually going to Banaue and I'm here with my dad. He's driving Project Raize right now. Marami tayong parts na hindi pa nai-install kay Project Raize na nakatambak lang sa bahay. It's because hindi namin kaya i-DIY. Ito yung first part. This is the AutoStyle horn kasi alam niya naman yung stock horn ng Raize. Sige nga, patunugin mo nga yung stock horn. Tinapay! Parang ano eh, parang joke time eh. Kaya ito, meron tayo nito. So may sticker sa loob, AutoStyle, and may dalawa. Yan. So mamaya, kakabit natin yan. May isa pang part dito, guys, that I'm gonna show you. Kasi, dadalhin natin si Raize ulit, si Project Raize, sa Camp Boa. So we're gonna be doing a Camp Boa Part 2. Now with the off-road tires and lifted suspension and all. So that's gonna be fun. And I think we're gonna be staying there until gabi ulit, just like the last time. So now, meron tayong neto. Yeah, this is the PIAA LP530 high intensity LED lamp. Ilalagay natin to sa fog lamp area ng Raize. Tulad ng ano, tulad ng ginawa ni Real Ryan sa kanyang sariling Raize. Kapatid, sa harap. Hello, Kapwa Raize. Wow, red. It looks good. Look at that. Ang cute. Maganda. Ang galing mo yan. Ang ganda. Pero of course, mas maganda pag nakakabit angas, di ba? Nakasulat PIA. We are here, guys, in DZ Racing. So apart from the lights that I showed you guys inside the car, ito yung ibang parts na ikakabit natin. JAOS, mud flaps, and then may wing dyan, tsaka ano pa ba, LED interior lights and etc. So there's this really clean jeepney dito sa labas ng DZ Racing, and I believe parang I think personal car ata to ng shop owners, which is si Alfie. Check it out, guys, ganda oh. Retro. Anyway, ito yung store nila, DZ. Sorry guys ang ingay, pero yeah, DZ Racing. Ayan, ito yung problem natin sa front na bumper. That's the stock fog lamp. Kapagkasya natin siya dyan. Ito naman guys yung wing na ikakabit natin. Okay guys, so while they are working on the car, let me just give you a quick tour ng shop ni Alfie. It's not that big, pero kompleto sila with a lot of parts. It's called DZ Racing. And then, ayan, pasok tayo. Hindi siya sobrang laking shop, guys, pero sila na yung one of the most reputable shops dito sa Banaue when it comes to mga car parts. As in, kompleto. Oh, pang jeepney? Ay, hindi, pang LC. Ayan, pang jeepney. Ayan, oo. Ayan. Dito, Raize. Ayan, yung puti, average stone na wheel, oh. So, may mga exhaust na nakasabit sa taas, guys. Yan. So, they're an official dealer of K-Sport. And alam ko, official dealer sila na HKS. Ayan, so may mga spoon parts dito for the Honda boys. And then, mga various intake systems dito. Ayan. More HKS parts here kasi nga sila yung official distributor ng HKS sa country. Ayan, marami silang stuff dito. Ito yung PIA na AutoStyle horn, kinakabit na dyan sa baba. Before kasi, it was there sa taas, covering the intercooler. So now, pinababa ko siya dyan. Basically, wala na nagbablock sa intercooler. What is up, guys? We are back. We are finally home with Project Raize. Actually, this is a day after because hindi namin ng dad ko natapos yung mga kailangan ni-install yesterday. So, ngayon, fast forward na tayo, naka-install na yung mga items na dapat na naka-install. Kung may mapapansin kayo, iba na yung fog lamps natin ngayon because our fog lamps are already yung PIAA or PIA
na fog lamps. So this is custom kasi they had to cut this, itong black part na yan, para magkasya sa loob yung PIA na lamp. So si Overland Kings yung nag-install nito. So shout out sa kanila, sobrang galing ng install. So on the other side, ganyan din. Ayan guys, so yan yung nakabukas na lahat. Headlight nakabukas, and then yung PIA na LP530 nakabukas na rin. And in terms of intensity guys, honestly, mas malakas yung PIA. Oo nga, yan yung LP530 lang ng PIA. And then headlight, yan ng headlight. So hindi ko alam guys kung kita sa camera, pero mas malakas talaga yung LP530 na PIA. So ito, sobrang sulit siya talaga. Hindi mo mapapansin na aftermarket unless you really look up close and makita mo meron siya yung cover na nakasulat PIA. Ayun. So ayan, if you want to do the same thing, yan, available to kay PIA Philippines, itong fog lamp na to. Tapos yung mag-i-install niyan, si Overland Kings, kasi sila lang may kaya mag-install in this way. Shout out to Joel, siya yung nag-install nito. Tsaka doon kay boss nila, si Joel din ang pangalan. Dito tayo sa harap. If you notice, yan yung intercooler and there's something missing. Kasi wala na dyan yung busina guys. Pinalipat ko yung busina kasi dati yung horn nandito, it was blocking the air that goes into the intercooler. So saan natin nilipat yung busina? Nilipat natin siya dito sa baba. Behind this, as you can see guys, ayan, may busina dyan sa likod. And bago yan guys, those are actually the PIA AutoStyle na horns. Ano ba yung tunog ng original horn nito? Parang ka nagbebenta ng tinapay. Parang clown eh, no? O parang tinapay. O parang... Oh. Okay, sige, sound test, sound test. Oh my God! Nag-alarm mo! Sa sobrang lakas guys, nag-alarm yung... Huwag na mag-ano eh, huwag na, okay na yun, okay na yun. Maybe I'll be putting the link sa mga PIA products na to sa description box sa baba. Just in case you guys want to purchase it for your own Project Raize. Sobrang sulit talaga yung mga products na to. It just started raining so hindi ako makalabas dito ng garahe para mapakita sa inyo yung mod. Pero andito lang naman siya sa harap ko. JAOS mud guards. Specific para sa Raize. Yan yun guys. So, yan. Nagmukha siya talagang parang overland off-road look. Tapos sa harap meron din dito. Sorry guys, medyo madilim ah. Yan, JAOS. Ayan, to the rescue. Ayan, yan, yan. Dito tayo, likod tayo. Yan. So yan yung full look guys, JAOS mud guards. Yan. Doon tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila. Oh, ganda diba guys? Zoom in ko na lang. Yan, JAOS mud guards. Specific yan guys para sa Toyota Raize. And yan, nakakabit na siya. Nagkaroon lang kami ng konting problem dun sa harap. Kasi, as you know, malaki yung wheels and tires natin. Pag nagtuturn dun, sumasayad siya. Pero dati nung wala naman yung mudguard niyan, clear yun eh, wala naman sumasayad. Pero since itong JAOS kasi na mudguard, at ganito yung pagka-install niya. Nakalagay siya sa area na to, ganito. Yan, tapos naka-screw-screw lang siya dun. So meaning, pag yung sa harap, ganun din. Pag nagturn ka, of course, parang kumapal tong area na to, kaya siya sumasayad. Pero all is well, naayos naman nila ni DZ Racing to. Kasi nilagyan nila to ng ano eh, nilagyan nila ng... Hindi. Ang naglagay ng zip tie si ano? Ay! Si Overland din, si Overland. Ah, oh, so si Overland Kings din pala nag-ayos nito guys. Kasi sumasayad sa area na yun, so naglagay sila ng zip tie. Para hindi na sumayad. So ngayon, perfect na siya. In purchasing mga JAOS ano, mud flaps, make sure na dapat car specific yung bracket niya. Kasi kung hindi, wala. Eh, magdi-DIY ka niyan. Oh. Plug mo na itong mga parts available sa Peter's Garage. O, syempre. Available lahat yan sa Peter's Garage. For order. Nalimutan mo. Ha? Ano pa? PM is the key. Hindi! Alin? Link is in the description. Okay. Link is in the description below. Peter's Garage. Oh, sige. Right, oh, na. Oh, so, let's move on to the next part. Oh, next part, guys. Ito. Napansin nyo ba? Mukha ng Pikachu si Raize. Puting Pika, panda na Pikachu, black and white. Pero kung imagine nyo guys, kung yellow yung buong Raize, mumukha siyang Pikachu because of this. Oh, bago yan. Ito yung large OEM wing na finiture namin dati sa vlog. Sobrang ganda niya. I think, wala pa akong nakikita nakaganito sa Philippines eh. Kasi so far yung mga nag-i-install, yung mga auto project na wing. Pero honestly, hindi ko masyado type yung auto project na wing. This one naman, type na type ko. Talagang ang ganda niya tingnan. Tingnan niya. Naka-extended siya. Labas. You know? Oh.
Ganda. So installation naman ito guys, medyo challenging kasi kailangan magbutas ng bagong holes doon sa baba kung saan siya papatong. So nagawa naman ni DZ Racing ng paraan. So props to them. Dinala lang ng dad ko doon eh. Tapos ininstall na nila. Eh yung instruction manual puro Japanese pero nagawa nila. So guys, DZ Racing is actually in Banawe. And I'll be putting a link in the description box sa page nila para kung gusto niya magpakabit, at least meron ng marunong magkabit, di ba? It comes painted na. So yung available colors nandun sa Peter's Garage na ano post nito kung anong mga colors available. Actually, yung finiture natin before yung white, di ba? Yeah. Tapos ito yung black, guys. Yan. So, yan. Okay, let's move on to the next part. So guys, yung stock kasi na ilaw dyan sa loob dati, parang yellow na madilim. Ngayon, pag binuksan mo, yan, malakas na ngayon. So, pag may nawawala kayong items sa sahig, guys, useful na tong ilaw na to kasi makikita nyo na kung saan nyo nawala kasi malakas na yung ilaw. Maraming difference ang Japan units sa local units natin. Oo nga. So, yan, as you can see, stock pa rin yan, guys. Yung socket sa loob, hindi compatible sa JDM na ilaw. Ang nakakabit dito, yung capsule type na bombilya. Ano ba dapat? Eh, dapat yung disaksak lang, yung parang LED. T10. Oo. LED ang saksakan. Yung hindi siya compatible with the JDM. So, aside from that, yung sa likod din, napalitan din namin, sa likod, guys. Napalitan din natin. Ayan, buksan mo. Ayun. Ayan, so ngayon, maliwanag na siya. LED na rin. Ayan. So, rest assured, malalight up mo na yung buong trunk mo. Lastly, itong part na to, hindi pa namin na-discuss dati. Di ba yung sa likod ng race natin, yung sa center console, meron dyan isang parang slot. Oh. Yan yung pang lagay ng USB, USB charging for cellphone. Oo nga. Yun. Eh, nakahanap na ako. Socket USB charger, Toyota. Ayan. Original Japan. Yan ha, guys. Original Toyota yan, part yan. Ayan. Oh, double socket. Double socket. May 2.1, takip pa. Ay, 2.1 amperes pa. Totoo ba yan? Oh, totoo yan. Totoo yan. Oh. May takip pa. Oh. Nag-research din ako para sa ano, Daihatsu Rocky. Same part number. Parehas na parehas yung part number, no? Oh. Ano yung difference? Wala, parehas lang. Oh. Diba? So, yun lang ha. Pero ang may problema, PH unit na naman natin. Ah, yung local unit, hindi na naman compatible. Kasi, ito yung size ng takip ng PH unit. Yan. Okay? Makikita nyo yung size difference. Ah, so iba yung shape, guys? Iba? Mas mahaba. Iba nga yung shape? Oo. Kailangan nyo katayin ng konti yung butas. Oh, so yung butas doon sa... Hindi, pero don't worry, ito hindi mawawalan warranty nyo. Alam nyo bakit? Kasi meron ng abang na sakit sa likod na isasaksak mo direkto dito. Nakaabang na yung sakit sa loob. So it's OEM talaga. Oh, so kumbaga kailangan mo lang bilhin yan? Ang problema lang, ito lang. Itong size lang natin. Yeah. Anyway, ito yung itsura niya, guys. Yan. Zoom na lang natin. Yan! Okay. Oh. Testing natin. Ayan. Ayan na, nakasaksak na guys. Apple. Ayan. Ayan na, nagcha-charge. Oh. Suwabe guys. Ayan. Lipat natin sa kabila. Oh, lipat mo. Oh, charging. Gumagana nga. Charging. So guys, ito original yan ha. Original Toyota, original Daihatsu. They're all, same lang yung dalawang yun. Ang maganda nito, may takip siya. Hindi nadudumi yan. Shout out again to DZ Racing. Sila yung gumawa nito. Clean. Clean install. Yan ang maganda. So, yung mga nakaupo sa likod, hindi na guguluhin ka na, pasaksak naman dyan. Oh. Oo nga eh, doon pa kasi yung charger. Tigisa sila dito, tigisa. Oh. Marami sa inyo nagko-comment where to buy. Please guys, just go to the description box. You'll see the link there, promise. We're actually preparing for a trip. Babalik tayo with Project Raize sa Camp Boa, guys. So, mag-offroading tayo ulit sa Camp Boa. And kita mo naman sa mukha ko, sobrang excited ko na naman kasi yung last trip natin doon was super epic. If you guys haven't watched the last video where we took a stock Raize off-roading, the link is here. Yan, dyan. Click na lang kayo. Panoorin ninyo. It was so fun. Anyway, kaya nga natin ginawa si Project Raize na ganyan, yung off-road setup. It's because babawi kami sa Camp Boa. Oh, babawi tayo sa Camp Boa. We're gonna take it there again and we're gonna ace the trail ng papasok tsaka palabas ng Camp Boa. Lagay mo ba yung tuhok? Oo, kapit muna natin yung tuhok just in case. Oo nga eh, sige. Oh, let's go. A few moments later. So guys, tinatry namin hanapin yung tuhok ng Raize just in case. Pero hindi namin mahanap. So we will
just keep our fingers crossed. Oh, pray na lang tayo na hindi tayo ma-stranded sa ano. Dali, dali. Bago may end, pasilip mo muna yung Project Jeepney. Sneak peek lang, mabilis lang to guys. Sneak peek lang. Tapos ang ano, ang maganda dito guys, nakita niyo itong mga nasa harap. First in the Philippines yan guys. There's something special na nakatago dyan sa likod. Yun yung... next na lang. So yun guys, no, kita-kits na lang tayo sa next video. Kampo with Project Raize and Project Jeepney. So we'll see you guys next time. You guys take care. Goodbye. Overlanding na with the Raize.